hapon, sa Reme. Magandang hapon. Hello! Uy, ikaw si Justin? Sayang, hindi tayo nag-meet kagabi. Sir, hindi mo naman sinabi. Super cute pala ng apo niyo. Hindi. Lorenzo, paalisin mo muna isang yan. Sir? Paalisin mo yung isang yan. Ay, sige, excuse me! Nasaan na yung sorpresa mo para sa akin? Ano, boy? Ba't di ka kumakain? Di ka ba sanay sa royal treatment? Eh, royal blood ka pa naman. May ibig mo sabihin. Finally, nagkita-kita rin tayo. Ay. Justin? Aren't you going to say hello to your brother? Aren't you going to say hello to your brother? That's enough! Back off! Back off, Jack. Control your emotions. Kailangan pa natin siya. Parang pain sa tatay mo. Pain? Tingin mo talaga susuko si Sir Raph? Para lang tulungan ako? Talaga palang wala ka pa rin alaman. Huh? Of course, he's gonna come and rescue you. Dahil anak ka niya. Alam mo, nakakaawa ka naman. Wala man lang nagsabi sa'yo ng totoo. Not even your own father. Paano? Ano pa rin sasabi mo? Let me walk you through it. Nagpabuntis ang magaling at malandi mong nanay sa isang pamilyadong tao. At nang mabuo ka, ginamit ka naman ng nanay mo para hututan siya ng pera. Hindi siyempre papayag si Rafael ng ganun. So, pinatahimik na lang niya ang nanay mo. For good. Anong pinatahimik? Si Rafael ang pumatay sa nanay mo. Alam mo, masalamat ka at may natira pang konsyensya si Rafael at hindi kanya dinaspatsya. So, instead na idamay kanya, ang ginawa niya, ibinalik ka na lang niya sa tunay mong pamilya. Sa pamilya na nakapulot sa'yo. Anong kalokohan to? Akala ako pa naman matalino ka, ha? Sige nga, hulaan mo kung sino ang nanay mo. Mag-isip ka mabuti. Binigyan na kita ng clue. Ibinalik ka sa sarili mong pamilya.
sa kapatid, sa tatay ng nanay mo. That's right! Si Christine Malonzo ang tunay mong nanay. Isipin mo yan, di ba? That's so good at keeping secrets na kahit sa amin, ngayon pa lang namin nalaman na kapatid pala kita. Bakit din niyo sinabi sa akin? Totoo yan. Dahil pinapatay ni Daddy yung nanay mo! Bastardo! Enough, Justin. Can you blame him? He was a mayor who was planning to run for Congress. Siyempre, masisira ang political career niya kapag nalaman na meron siyang anak sa labas. Ergo, dispatsyahin ang mistress as the final solution. Nak, di ka pa nag-almusal? Hindi pa po ako gutom, Tay. May balita ng kuba kayo kay Moe. Malapa eh. Pero tiwala naman ako na ilang ama, hindi pababayaan ni Rafael yung anak niya. Magulang din ako kaya alam ko yun. Walang ibang importante sa akin kundi yung kaligtasan ninyo magkapatid. Our father is a murderer. Pamamatay daw ako ngayon. Tulan mo! Stop it! Stop it! Let go, Justin. Stop it! Control your emotions! Hindi kayo dapat nagsasakitan. After all, we're family. Moises. I pity you, boy. I pity you. Pa, tignan mo. May 6 million followers na yung page na ginawa ko. Ibalik sa pagkapangulo si President Eleazar Sagrado. Woke na mga tao pa. Ang dami mo ng supporters. Anak, I really appreciate your effort to help. But I need you to promise me na hanggang dito na lang ang pagkilos mo. Mr. President, andyan po si Sir Rafael sa labas. Hindi ako pwede magtagal dito, Tito. Kailangan kong tulungan si Moises. Sino sa mga tauhan mo pwede ko isama? Pupuntahan ko si Papa. El, hindi birong kalaban ng kuya. Alam mo yan. Hawak nila si Moises. Baka kung anong mangyari sa anak ko, I cannot fail both of my sons. Tito, tulungan mo ako, please.